So yun nga, this is One Sweet Day Lock-in Edition. I got this offer from TV5 and Idea First to play the role of Kitty, ang mayordoma ni Miss Faith, played by Miss Marisa Laksa, the matriarch of the Aguinaldo family. Dito sa aming soap opera na pinamagatang Paano ang Pasko, natanong nating lahat ng mga Pilipino. First time ko na mag-soap opera with this company. And I'm so excited. In fairness dito sa the creator, si Jun Lana, and ang kanyang husband na si Direk Percy Intalan, sila ang aming producer. Mabait sila. So I'm really thankful that they offered me this job. After, oh my God, 6 months na nawalang trabaho. Nakagawa lang ata ako sa 6th na may ng isang indie movie. Kung Direk Rod Singh na Got to Believe in Magic. It's technically my comeback. Last akong umarte sa isang soap opera was almost 2 years ago with Piolo and RC Muñoz, di ba? So, medyo kinakabahan ako ng comeback ko nga to sa acting. Pero ano pala yan? Ang acting parang pag-ride lang ng bisikleta. Yung pag na-start ka na, maaalala mo na ulit yung mga units and objectives at mga dapat mong gawin. October 15, kami pin-PCR swab test in Quezon City. After nun, takbo ka agad dito sa San Pablo, Laguna. So, dumalo pala muna ako sa kaklase ko ng college na si Grace Onda Marco sa kanyang restaurant na Gracias Cafe. Thanks, classmate. This is my 20 days of lock-in taping for Paano ang Pasko. I'm sure nakikita niyo yung maraming artista ngayon na nagpo-post sa kanilang mga social media na nakalagay lock-in sa gantong lugar. Obviously, hindi namin pwedeng sabihin kung saan in particular. So, officially, nag-start ang aming ang aking lockdown. October 15, that's my day one. So, after lunch ako nagpunta doon sa isang studio sa Quezon City at doon kami pin-PCR test. Tapos lahat ng artista at staff takbo na kaagad sa San Pablo because we have to wait for our result. So Friday, the next day is day 2 of lock-in. Tenga muna, pahinga muna. Andito na kami lahat ng mga artista sa isang hotel pero hindi pa kami nagkikita-kita. Ganun talaga kasi nga tigitiis kami ng kwarto. Nakakatawa, so one room apart lang kami ni Julia pero hindi kami nagkikita. Yan ang buhay, new normal. So, isang lock-in taping. So, ang bumuhay lang sa pagka-born at homesick ko ay ang Teatro Tomasino Alumni Association Zoom na nagsimula pa noong September 19 sa 43rd anniversary ng Teatro Tomasino. Hanggang ngayon, hindi pa po siya tapos. Lahat ng gusto sumali, pasok na ng pasok doon sa Zoom account na yon. October 17, third day of lock-in, lumabas na yung result. May positive sa amin. And that's why on the next day, good morning, October 18, fourth day of lock-ins, nireswab kami lahat in fairness to our producers. So maaga rin ako nagising kasi isa-swab test kami ulit for safety. Pati yung mga staff ng hotel, in-antigen swab sila kasi nga na-expose dun sa 2 or 4 na staff na nag-positive dun sa PCR test namin sa Quezon City. Wish me luck. Sana negative ako ulit. So again, we have to rest na naman kasi we have to wait for our director, Direk Eric Kizo. In-import siya to direct this show as well. So Monday, 5th day of lockdown, October 19, tenga. Ito yata yung nag-swimming ako. Mag-isa, nakakaloka. Sayang yung swimming pool naman itong hotel, so might as well. October 26, day of lockout, tenga pa rin. Ah, ito yung nagkaroon yata kami ng general meeting, I remember. Parang yun yung to observe protocols. Ang nag-direct muna habang wala pa si Direk Eric Isor ay si Direk Ricky Davao at si Direk Percy. Parang supposed to be, dito lang siya as a producer pero nag-direct na rin siya, so might as well. So ayun nga, first day ng taping namin today. Yun, so technically ang first working day was day 7 of lock-in, October 21, doon sa mismong set na namin. Isa siyang magandang asyenda. Victoria lang, una namin ginawa. Tsaka plug shoot, makikita yung ipalalabas ng mga teaser sa TV5 tsaka sa mga social media. May 8 day of lock-in, October 22, first day, directed by Direk Ikidabao and Direk Percy Intalan. Yun, masaya siya, doon na kami nag-ano. Ako first time ko mag-work with Miss Marisa Laksa. Ako naman, I'm friends with Julia Clarete, so cool kami. Of course, si Beauty naman, inadari ko na sa kadena dito. First time with Devon,
EJ din at the first time. Though, me and EJ are quite close because we have the same handler in Star Magic, si Mr. Alan Real. Of course, Ricky Daba, matagal ko lang kaibigan. Alan Paolo was here din. Cedric Juan, yan, namit ko na siya sa theater before. At syempre, super excited ako makatrabaho ang Orion Best Actor. Wow, galing-galing naman. Nasa Elijah Canlas, grabe, ang bata-bata pero napakahusay na actor. On the 9th day, October 33, ata dumating si Direk Eric Kizon. Yun, that's our second day of taping. Third day of taping, lock-in day 10, Saturday, tuloy-tuloy lang. Ito na yung naging kampante na kami sa isa't isa. We were getting the ano, nafe-feel na namin mga roles namin. Ako si Kitty yan, yung kulit-kulit yung buhok, ganyan. Tsaka yung pa-makeup ni Pilita, yung gano'n, yung kilay na malagang hindi nabubura kahit natutulog ako. And then, Sunday, October 25, pinag-off kami kasi wala ba kami pinag-off? Today, Sunday, ay aking off dahil may taping sila pero ako wala ako sa scenes para mga eksena, mga flashbacks kasi yung kukunan. So wala akong ganung eksena. 12 day of lock-in, Monday. Napack out kasi ang lakas ng ulan. Correct. Oo. So good thing, umaraw na ulit. Na October 27, our 13th day of lock-in. And 5th day of taping. October 28, 14th day of lock-in. 6th day of taping. And then October 29, 15th day of lock-in and 7th day of taping. October 30, 16th day of lock-in, 8th day of taping. Ako, burnout na ako at this time. Ang talaga lang, ito yung nag-post ako na miss ko yung mga bakla ko kasi parang more than 2 weeks ko na sila hindi kasama yung mga kaibigan ko eh. Sa Quezon City, araw-araw kayo magkasama. So good thing talaga, may Teatro Tomasino Alumni Association na Zoom. So alam mo, kahit virtual lang, napipil ko yun. Hindi nga ako nakakatulog sa ibang lugar na mag-isa, lalo na, na hindi sa bahay ko. Nakakatulog ako, talagang itong laptop ko, hinaharap ko lang dun sa kama ko over there. So yung nakikita ko lang sila, nakakatulog na ako. Yung psychological yata itong autophobia ko. So, well, obviously, psychological itong autophobia ko. Kaya kahit virtual, feeling ko may kasama ako. So nakakatulog ako. October 31, 17th day ng aming lock-in at 9th day ng taping. Na lagi kami, usually we work at ano, call time namin is usually 7. Start ng roll ng mga 8. So papakap kami 9 p.m. Ito yung ano, grabe, napakasayang gabi. Teatro Tomasino Alumni Association Halloween Party via Zoom. Diyos me, wala akong costume. Kasi nga, napag-decide na itong Halloween party na ito. Nandito na ako sa Laguna, nakalock-in na ako. So buti na lang may dala akong panty at bra. Kaya ang nag-costume na lang ako na isang virtual hostess. Yung nagpapa OnlyFans. May laban din naman yung costume ko. Ayan, oh, di ba? Tapos nagpapabayad sa mga foreigner na manonood. Yan yung peg ng character ko. Sasaya-saya nung party namin na yun. Grabe, kahit virtual lang, may pag-games, may abala talaga yung Teatro Tomasino Alumni Association na yung mga nag-organize nung Christmas, nung Halloween party na yun. Sobra. At yung iba career yung costume, nakakaloka. Then, after noon, Sunday, ay, correct, bumagyo. Yeah. So good thing umaraw, umalis ka agad si Rolit, umaraw ka agad the next day on our 19th day of lock-in, 10th day of take. And finally, abangang artista, tapos na ng Monday, ako Tuesday, November 3, ang last taping ayan, day ko. Ayan, last day namin today. So, technically nga, may 20th day of lock-in. Pero pagka-pack up na pagka-pack up ko nung at around 8-9 o'clock, umuwi na rin ako sa bahay ko. So mga 12 midnight, nasa bahay and na. And I'm home, finally. So yun, that is my one sweet day, lock-in taping edition for the series Paano ang Pasko. Magsisimula na po sa November 23, 9 p.m. sa TV5. Directed by Eric Kiso, Ricky Davao, and Percy Intalan. Mula sa Idea First at TV5, abangan po ninyo itong Paano ang Pasko. Monday to Friday, 9 p.m. sa TV5. Gusto mo ba yon? Aba, i-share mo na ito. And don't forget to like and subscribe to Korekachan TV.